قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسار على سنة يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, inshallah sa gabing ito, tatalakayin po natin sa loob ng 10 minuto lamang ang tungkol sa isang napakahalagang paksa sa Islam na ang pamagat ay sa wikang Arabic ay al-usulut talata. Ang kahulugan noon, ang paksang ito, ay ang kahulugan ay ang tatlong mga mahalagang pondasyon na dapat alamin ng bawat Muslim. So ano ito mga kapatid? Tatlong mga halagang mga pondasyon na dapat alamin ng bawat Muslim, babae man o lalaki. So sinabi sa aklat na ito, sabi na, "I'alam rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail." Kapatid, sabi niya sa pananampalatayang Islam, dapat mo alamin na may apat na mga katanungan na dapat alamin ng bawat Muslim, babae man o lalaki. Ang una rito ay al-ilm. Ibig sabihin, ang pagsaliksik ng kaalaman. Ganyang kahalaga ang pagsaliksik ng kaalaman sa Islam. So, ang kaalaman sa Islam dapat mong alamin, una sa lahat, ay ma'rifatullah. Sunod, ma'rifatu nabiyihi. Pangatlo, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. So ito na po yung tatlong mga halagang pondasyon na dapat alamin ng bawat Muslim. Una, dito na paloob sa kaalaman. So kaalaman, dapat alamin muna ang ma'rifatullah. Alamin mo muna ang Allah. Alamin mo ang nag-iisang dakilang tagapaglikha na siya lang nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin at wala ng iba pa. So ito mga kapatid, una ma'rifatullah, alamin mo ang Allah. Ha? So, sa paniniwala sa Allah, ha, dapat alam mo yung tatlong uri ng tauhid, kaisahan ng Allah. Ha? Yung kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoon, na siya lang nag-iisang Diyos na lumikha sa lahat, at siya lang namamahala sa lahat, at siya lang nag-iisang tumutustos sa lahat, kaya siya karapat dapat sambahin. At siya lang at nag-iisa rin siya sa kanyang pagka-Diyos. Ang tawag doon sa iyo kang Arabic ay Tauhidul Uluhiyah. Una, Tauhidul Rububiyah, kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoon. Pangalawa, Tauhidul Uluhiyah, kaisahan ng Allah sa kanyang pagka-Diyos. Na siya lang nag-isang Diyos na karapat dapat sambahin dahil nasa kanya ang katangian ng pagkapanginoon. Pangatlo, kaisahan ng Allah sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Sabi kang Arabic ay Tauhidul Asma wa Sifat, kaisahan ng Allah sa kanyang mga pangalan at mga katangian. Siya lang po ang may ganap na katangian, ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya po karapat dapat sambahin. Dahil siya lang po ang nag-iisang may ganap na mga katangian. Ang mga nilikha maliban sa kanya ay hindi ganap ang kanilang katangian. Ang Allah lang po ang may ganap na mga katangian. Kaya siya lang ang nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin at wala nang iba pa. Halimbawa, siya lang po ang walang kamatayan. Siya lang ang walang hanggan. Huwal hay. Ang alam na natiling buhay na walang hanggan, na walang kamatayan. So yan, ang halimbawa ng katangian ng nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya siya po karapat dapat sambahin. Pangalawang katangian niya, siya lang po nakakaalam ng mga lingid na bagay. La ya'alamul ghaiba illallah. Walang nakakaalam sa mga lingid na bagay, mga bagay, maliban lang sa kanya na nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan pong mga halimbawa niya. Ha? So yan pang unang mahalagang bagay na dapat alamin ng bawat Muslim. Ang malaman ng bawat tao, Muslim man o hindi, ang nag-isang Panginoon na lumikha sa kanya
at nangangalaga sa Kanya at tumutustos sa Kanya, kaya siya karapat dapat sambahin. Kaya dapat siyang magpasalamat sa Kanya na nag-iisang tagapaglikha. So pangalawa, ma'rifatun nabihi. Pangalawang pundasyon na dapat alamin ng bawat Muslim ay ang malaman niya ang kanyang propeta. Una po, tayo naniniwala sa lahat ng mga propeta ng Allah. So, lalong-lalo na ang iyong propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat alamin mo ang kanyang mga talambuhay upang siya ay tularan mo at pamarisan mo. Dahil ganyan ang mga propeta. Sila po ay pinapamarisan at tinutularan sa lahat. Sa pagsamba sa Allah, sa pamumuhay, sa bundong-bundong ito, at sa kabilang buhay. Pangatlo, ma'arifatu din al-Islam bil adilla. Alamin mo ang Islam bilang reliyon na nag-iisang tagapaglikha, bilang panuntunan ng buhay. Ito po mga kapatid. Pangatlong, dapat alamin ng bawat Muslim. Ayan, reliyon ng Allah, ang Islam, na ito lang po ang nag-iisang reliyon galing sa Allah. Inna dina indallah al-Islam, katotohanan. Ang reliyon lamang galing sa Allah na nag-iisang tagapaglikha ay Islam. Ang ibig sabihin ng Islam ay Islam is a totally surrender to the will of God. Ang ganap na pagsukot, pagsunod, pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha lamang, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? So ito po ang pangatlong alituntunin o di kaya mga pundasyon na dapat alamin ng bawat Muslim. So pangalawang dapat alamin din ng bawat Muslim ay al-amanu bihi. Dapat niyang gampangan ito, itong tatlo na ito. Ha? Yung Allah, dapat mong sambahin ang Allah. Siya lang nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin bilang yung Panginoon. Bilang yung Diyos na karapat dapat sambahin at wala nang iba pa. Pangalawa, ad-da'wa to ilay. Pangatlo, ad-da'wa ilay. Ad-da'wa ilay. At hikayat mo ito. Ituro mo ito. Itong tatlo na ito. Ituro mo ang pagsamba sa Allah, nag-iisang Allah lamang, dahil siya lang po ang nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin, maliban sa Kanya, hindi sila dapat sambahin dahil hindi sila mga Diyos. Nag-iisa lang po ang Diyos. There is only one God. Nag-iisa lang ang Diyos, tagapaglikha. Nag-iisa lang ang karapat dapat sambahin, ang nag-iisang tagapaglikha lamang. So dapat, yun ang pangatlo, dapat natin ihikayat ito sa mga tao na nag-iisa lang ang Diyos na karapat dapat sambahin, na ang tawag sa kanyang sa ngayon ay ang Allah. Sa panahon ni Jesus, tinawag ni Jesus na Ele, sa wikang Aramaic. Sa panahon ni Moises, tinawag ni Jesus ang nag-iisang tagapaglikha na Iluha, sa tawag sa nag-iisang God sa wikang Hebreo. So pangalawa na dapat hikayat ituro ng mga tao ay ang propeta, ang paniniwala sa mga propeta, ang pagsunod sa mga propeta. Dahil ang mga propeta, sila po ang mga taong hinirang, pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ituro sa atin kung sino ang Diyos na karapat dapat sambahin at paano sila sambahin. Yan po ang dahilan kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gumawa siya ng mga sugo, mga propeta. Walang dahilan kung bakit ang Allah ay gumawa ng mga sugo at mga propeta, kundi upang sila ay pamarisan at sila ay tularan sa pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang. At lahat ng mga propeta, ang itinuturo nila ay pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Pangapat po mga kapatid, na dapat alamin ng bawat Muslim ay ang pagtitiis sa lahat ng mga ito. Pagtiisan mo ang pagsaliksik ng kaalaman sa tatlong kaalaman, sa pagkaalam sa Allah, pagkaalam sa kanyang propeta, sa kanyang mga kanyang reliyon. So, ang prohibat, ang katibayan rito, ang dalil, prohibat rito, katibayan rito ay ang sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Surat Al-Asr, wal asr, innal insana lafi khusr. Katotohanan ng Allah isumumpa sa oras ng asr, sa hapon, innal insana lafi khusr. Katotohanan ng lahat ng tao ay lugi. Lahat ng tao, babae man o lalaki, ay lugi silang lahat sa kabilang buhay. Impirno lahat, illa alladhina amanu, maliban lamang sa mga taong naniwala sa nag-iisang Allah at sinambalin na nag-iisang Allah at naniniwala rin sa kanyang mga anghel, naniniwala sa kanyang mga kapahayagan, naniniwala sa kanyang mga propeta, naniniwala sa kabilang buhay, naniniwala sa kapalaran. So yun lang po ang mga taong hindi malugi at saka wa'amilu salihat at gumawa sila ng mga mabubuting gawain. Ano po itong mga mabubuting gawain? Una ay ang shahada, pagsasaksi
sa nag-iisang Diyos lamang at pagkasasi sa pagkapropeta ng mga propeta at ang panghuling propeta si Propeta Muhammad at pagsagawa ng dasal, sala at pagbibigay ng kawanggawa at pagkaayuno sa buwan ng Ramadan at pagsagawa ng Hajj. Yan po ang mga ulo ng mga mabuting gawain. Watawaso bilhak, pangatlo na taong ang katangian ng taong hindi lugi ay ang mga taong inihikayat nila itinuruli ang katotohanan. Ano po ang katotohanan? Itong anim na pinaniwala sa Islam. Paniniwala sa Allah, paniniwala sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kapahayagan, sa kanyang mga propeta, sa kabilang buhay at sa kapalaran. At saka yung limang haligi ng Islam, shahadatain, sala, tsaka, saum, hajj, watawasaw bis sabr, at itinuro rin nila, hinihikayat nila rin ang pagtitiis. Kaya, ang napakahalaga ang pagtitiis dahil walang tagumpay kung walang pagtitiis. May kasabihan, ang pagtitiis, siya itong susi ng tagumpay. Sinabi ni Imam Shafi'i, rahimahullah, ang pangatlong scholar sa Islam, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Ang yun ang sabi ni ang isang scholar, pangatlong scholar sa Islam, si Imam Shafi'i, sabi niya, kahit ito lamang po ang ibinaban ng Allah kay Propeta Muhammad, itong kabanata na ito na Asr, suratul Asr sa banal na Quran ay sapat na daw ang salita ng Allah na ito. Napaiksing kabanata itong suratul Asr. May tatlong verso lang po ang suratul Asr. So sapat na daw sa lahat ng tao, sinabi ni Imam Shafi'i. Ang sinabi naman ni Imam Bukhari, yung unang nanulat ng hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Bukhari rahimahullah, sabi niya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal wad-dalilu qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Ang sabi ni Imam Shafi'i rahimahullah, siyang unang umipon, napakagandang umipon sa mga salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang kaalaman, sabi niya, ay bago ka magsalita at gumawa. Al-ilm, ganyan kahalaga itong kaalaman, bago ka magsalita at gumawa. Ang basihan dyan, sinabi ng Allah sa banal na Quran, fa'alam, dapat kang matuto muna, alamin mo muna. Ano yun? Annahu la ilaha illallah, na walang Diyos na karapat dapat sambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dhanbik, pagkatapos noon, pagkatapos mo malaman na walang Diyos na karapat dapat sambahin kundi ang nag-isang alalaman, ay gumawa ka. Anong gawin mo? Unang gawin mo? Wastaghfir li dhanbik, sikapin mong patawarin ka ng Allah sa iyong mga naging mga kasalanan. Ibig sabihin, gawa. So sabi ni Imam Bukhari, ibig sabihin ang kaalaman nangunguna bago ka magsalita. Knowledge before seeing and doing. Kumbaga, kaalaman mo na bago ka magsalita at gumawa. So anong kaalaman, naunang kaalaman dapat alamin? Ang kaalaman sa kanya na nag-iisang Diyos lamang. Ma'rifatullah, sabi kang Arabi. Kaalaman sa nag-iisang Allah SWT. Pagkatapos ay gawa, wastaghfir li dhanbik, humanap ka ng mga gawain upang patawarin ka ng iyong Allah sa iyong mga kasalanan. Tulad ng sala, tulad ng tsaka, pagbilang kawanggawa, tulad ng pag-aayuno, tulad ng pagsalita ng hajj, ang lahat na ito ay mga gawain, mga mabuting gawain na maging dahilan upang ang Allah ay patawarin ka sa iyong mga kasalanan. So hanggang dito lamang po mga kapatid. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.